Okay, so today we will continue yung last lecture natin. Yung last lecture natin is properties of determinants. Ngayon, continue lang natin. So let's talk about another way of finding the inverse of a matrix. This is the adjoint method. Okay, so another way to find the inverse of a matrix is by adjoint method, and this is the formula. So A inverse is equals to 1 over the determinant of A multiplied by the adjoint of A. So ano naman yung adjoint of A? Yung adjoint matrix. Yung adjoint matrix is the cofactor matrix na nakatranspose. Okay, so to exhibit that method, we have example. Okay, example, your A is 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6. So, una natin gagawin is to find the cofactor matrix of A. So, from our past lesson, pinag-usapan na natin yung about sa cofactor. So, ng cofactor ng 1 na to ay by deleting the row and the column of that 1. So, this is 4, 5, first row, 0, 6. Next, ang cofactor naman ng 2, dahil yung 2 nasa negative, alam na natin yun, yung sign, ng proper sign. So, it will be negative by deleting the row of 2 and the column of 2, we have 0, 5, 1, 6. Next is the cofactor of 3. Yung cofactor ng 3, 3 is positive by position, is 0, 4, 1, 0. Next, the cofactor of 0 in row number 2, column number 1, is negative. 4, no. By deleting the row of 0 and the column of 0, we have 2, 3, 0, 6. Next is the cofactor of 4. Nasa row 2, column 2. That's 1, 3. 1, 3, 1, 6. 1, 3, 1, 6. Okay, so that's positive by position. Next is negative. Cofactor of 5. 1, 2, 1, 0. 1, 2, 1, 0. Then, positive. Cofactor of 1 is 2, 3. Cofactor of 1 is 2, 3, 4, 5. Next is negative. Cofactor of 0 is 1, 3, 0, 5. 1, 3, 0, 5. Then next is positive. Cofactor of 6 is 1, 2, 0, 4. 1, 2, 0, 4. Okay? So, ito yung cofactor matrix. Evaluate natin. So, ano yan? So, this is yung first entry natin is 6 times 4 minus 0 times 5. That's 24. 0 minus 5. But negative yung position, so that will be 5. Next is 0 minus 4, negative 4. Next is 12
minus 0 is 12, but the position is negative, so negative 12. Next is 6 minus 3, that is 3. Next is 0 minus 2, negative 2, will be positive 2 because of the negative outside. Next is 10 minus 12, that's negative 2. And 5 times 1 is 5, minus 0 is 5, but that is negative 5 because of the negative outside. Next is 4 minus 0 is 4. So, ito yung cofactor matrix. So, paano magiging adjoint yan? If you transpose this, this will be the adjoint of A. So, transpose natin. Pag tinranspose natin yan, this will be 24, negative 12, negative 2. 5, 3, negative 5. Negative 4, 2, 4. So, that is your adjoint of A. Okay? Now, after mo makuha yung adjoint of A, kailangan mong kunin yung determinant ng A, which is also this notation. So, since that is 3 by 3 or order 3, so we can use basket method. So, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6. Is that correct? Okay. So, basket method na lang tayo para mas mabilis. Ang concern naman natin dito is yung inverse. So, 1, 0, 1, 2, 4, 0. Okay, so this is equal to 24 plus 10 plus 0 minus quantity 12 plus 0 plus 0. It will give you 34 minus 12. It will give you 22. Okay, so sulat na natin. So, yung inverse ng A is 1 over det of A times the adjoint of A. So, that is 1 over 22 times the adjoint, negative 24, negative 12, negative 2. 24, negative 12, 24, negative 12, negative 2. Next is 5, 3, negative 5. 5, 3, negative 5. Negative 4, 2, 4. So, this is A inverse. You can check if that is correct or not. Tingnan natin yung aking sagot. So, 1 over 22, 24 minus 12 minus 2, 5, 3, negative 5, negative 4, 2, 4. Okay, that's good. So, this is how to get the inverse using the adjoint method. So, tatlo na yan. So, meron na tayong inverse by traditional method, inverse by ETM, elementary transformation of matrix, and meron na tayong ngayong by adjoint method. Adjoint method. Okay? Okay, so that's for adjoint method. So another topic for today is the Chios method. Okay. So this is the Chios method. Okay. Para saan yung Chios method? Ito yung other way
ng paghahanap ng value ng determinant. So, ano na ba yung alam natin? Alam na natin, basket method, expansion, tsaka expansion, o factor expansion, o yung tinatawag ng Laplace expansion. So, kung mapapansin mo, sa paggamit ng Laplace expansion, medyo hindi siya madaling gamitin, especially kung malaki yung order. Hindi siya tawag dito, hindi siya yung solution niya medyo madugo. So, bibigyan kita ng alternative way to find the inverse. So let's read first before we proceed. Chiyo's condensation is a method for evaluating n by n determinant. In terms of n minus 1 by n minus 1 determinant. Okay? C1 and 3. Okay. This is Chiyo's method. Sa paggamit ng Chiyo's method, laging ang iingatan mo dyan is yung a sub 1, 1 mo dapat hindi 0. Okay, bakit? Kasi yung a sub 1, 1, pag nag-0, it will be 1 over 0. So that's an error. So yan yung iingatan mo. Ngayon, kung sakaling mag-0 yung a sub 1, 1, pwede ka naman mag-interchange, di ba? Pero dapat, pag nag-interchange ka, alam mo yung mangyayari sa properties. Ano ba yung sinabi dito sa property natin? Asan ba yun? Property na number yun. Ayan. Equal. Interchanging number 5. Interchanging rows and columns. If any two rows or any two columns are interchanged, the result is the change in sign of the determinant. Okay? So, magagamit mo yan. So, kailangan man pag nag-interchange ka para hindi maging 0 yung a sub 1, 1 mo, kailangan mag-multiply ka ng negative 1 para hindi mabago yung value ng determinant mo. Okay, to demonstrate this, I have 4 order 4 determinant for my example. Example, let A be the determinant of 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, negative 1, 2, 1, negative 2, 1. So this is my determinant A. And you can observe that determinant A is order 4. Okay, now, I can determine the value of this determinant by traditional method, pero ayaw mo nun, mahaba yun. And also, I can determine the value of this determinant by cofactor expansion. Pero hindi iyon ang gagamitin ko. I will use Chiyo's method. So, pay attention to this form. Okay? So, gawin ko muna. Tapos, intindihin mo kung tama yung nangyayari. Ha? Gawin ko muna. So, dahil ito ay order 4. Ito ay order 4. Ang n minus 1 by n minus 1 niyan ay order 3. Order 4. So, meaning 4 by 4. So, ang n minus 1 by n minus 1 determinant is 4 minus 1 by 4 minus 1, which is 3 by 3. In this particular example, you can use this in any order. Pero since medyo mahaba yung magiging oras ng lecture kung magbibigay ako ng order 5 or 6, tingnan nyo na lang yung idea kung paano. Okay? Okay, now, to determine the value of the determinant, this will be the process. So, this will be equal to, malaki yan. So, magkakaroon tayo ng mga determinants of, sa loob ng determinant, magkakaroon ka ng determinant of order, ang entries ng determinant mo ay determinant of order 2. Sana may space ako mamaya. Okay? So, 3 by 3 ang magiging n minus 1 by n minus 1. Okay.
So the first entry is 1, 2, 2, 1. Ito yung 1, 2, 2, 1. Next entry is 1, 2 again, but the second row is 3, 1. 1, 2, 3, 1. Okay, balikan natin yung ano, yung first column nito. 1, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Pansinin mo to, A sub 1, 1, A sub 1, 2, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang hanggang makarating mo yung dulo. Okay? Next is 1, 2, 1, 2, 2, 1. Next is 1, 1, 2, 2. O, paano yan? Sabi naman ng second column, yung A sub 1, 1, A sub 1, 1, A sub 1, 1. Ayan, lagi mong gagamitin yung A sub 1, 1. Okay, kaya hindi dapat mag-zero yan. Hindi dyan sa part na yun. Nakalimutan ko sa labas. Ito ay 1 over A sub 1, 1 natin ay 1. A sub 1, 1 natin ay 1. Tapos, yung N natin ay 4. Given N is 4, this is order 4, minus 2. Will give you, mamaya evaluate. Mamaya natin evaluate. Pagkatapos na natin yung ano. Okay. Next is 1, 1, 1, 1, 3, 2. Next is 1, 1, 1, 1, 2, negative, 2, negative, 2. Next is 1, 3. I hope you follow, no, kung paano ko inukuha, no? Nandun naman sa taas yan, sa definition. 1, 3, 2, 2. Next is 1, 3, 1, 3, 3, negative 1. Next is 1, 3, 2, 1, 2, 1. Okay? Now, evaluate natin. Limit natin yung gilid. So, this is 1 over 1 raised to 2 because that is 4 minus 2. So, it will give you 1 again. So, wala tayong dapat baguhin dyan mamaya. Mawawala na rin yan. Kasi 1 over 1 raised to 2 is just 1 over 1, which is 1. So, evaluate natin yung loob. Itong loob na to by to order 2. So, 1 minus 4 is negative 3. 2 minus 2 will give you 0. 2 minus 6 will give you negative 4. 1 minus 6 will give you negative 5. 2 minus 3 will give you negative 1. Negative 1 minus 9 will give you negative 10. 1 minus 4 will give you negative 3. Negative 2 minus 2 will give you negative 4. And 1 minus 6 will give you, 1 minus 6 will give you negative 5. So, now the determinant is reduced to this determinant. Negative 3, 0, negative 4, negative 5, negative 1, negative 10, negative 3, negative 4, negative 5. Okay? Because this is now down to 3, your A sub 1, 1 now is negative 3. So, 1 over negative 3 raised to N. That now N is 3 minus 2. Okay? Times determinant of order 2. Now, from 3, magiging 2 naman to. Kakaroon ka ng 2 by 2 determinant of order 2. So, this is negative 3, 0, negative 5, negative 1. Negative 3, 0, negative 3, negative 4. Negative 3, negative 4, negative 5, negative 10. And negative 3, negative 4, negative 3, negative 5.
So let's evaluate. 1 over your 3 minus 2 is 1. So this is negative 3. Times positive 3 minus 0 is 3. 30 minus 20 is 10. 12 minus 0 is 12. 15 minus 12 is 3. Okay. So from that, negative 1 over 3 times 9 minus 120. So it will give you negative 1 over 3 times negative 111. And that is positive 37. So this is the value of the determinant A. You can recheck. You can check using the other method kung tama. Okay? Okay. That is Chio's method. Now, let's agree na hindi natin na-encounter yung 0 na A sa buwan 1. Kung sakali na nag-0 yung, nangyari, itong negative 3 na to, nag-0, itong negative 3 na to, nag-0, so sigurado ko may mga ibang rows niyan na hindi magsisiro yung first column entry nila. So, pwede mong i-interchange. Again, pag nag-interchange ka, mag-multiply ka ng negative 1 sa labas. Okay? Okay. Okay, good. So, at this point, tapos na tayo sa finding the matrix inverse using a joint method. Tapos, binigyan kita ng alternative way to determine the value of the determinant using Chio's method. Okay, so para ma-check na rin natin to, bibigyan pa kita ng isang determinant determinant method. I will use the same example. Ang tatawagin ko itong pivotal condensation method. This is what? This is pivotal. This is pivotal condensation method. Okay? Of determinant. Same example tayo. Sabi ko, just to check kung tama yung nangyari. Wala akong ready na instruction or algorithm for this, pero makinig kang mabuti. I-discuss na lang natin. So, same example tayo. Our example is 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, negative 1, 2, 1, negative 2, 1. So, ito yung example kanina na sinolve ko ng Chio's method na ang sagot ay 37. Ngayon, yung pivotal condensation method, ito yung method na gumagamit talaga, literal na property. Yung mga properties. Kaya lang, napansin ko na wala sa mga property na binigay ko earlier, yung property na ito, mapaliwanag natin. Nataas na lang, nataas. Kapag yung the value of determinant of upper triangular matrix or lower triangular matrix is the product of the main diagonal. Yeah, that's another property. Let's say property X natin to ng determinant. So, ang sinasabi dito, kapag daw ang determinant mo ay nakaporma ng upper or lower triangular at pinahanap sa iyo yung value ng determinant,
Ang gagawin mo lang is i-multiply mo ang entries ng main diagonal. Example tayo, bago tayo magsimula dito. Example, kung bibigyan ka ng determinant na 1, 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Okay? If that is B. So, yung value ng determinant B ay 1. That's the value of determinant B. Simply multiply this entry. Bakit ko pwede i-multiply? Kasi nasa lower, nasa upper triangular tayo. Form yan ng upper triangular. Okay? But obviously, yung given natin is wala siya sa upper or lower triangular. Okay? Okay. Check ko lang kung ano. Okay. So, balikan ko yung mga properties kanina na gagamitin ko. Mga properties na gagamitin ko, pwede ako mag-interchange in number 5. Kasi pwede ko yung gamitin, pwede hindi. Ito, yung number 6, magagamit ko rin yan. Pero ito, itong number 7 ang magagamit natin dyan. If all the elements of one row or column is multiplied by the same factor, say k, then the value of determinant is kx. Okay? Napaliwanag ko na yan dati, pero yan madalas magamit sa pivotal condensation yan. Itong number 7, tsaka yung property x, ang gagamitin natin. Or kung meron pang ibang pwedeng pumasok na pwede natin nakasalubong tayo ng parallel lines na parehas, ibig sabihin ng dalawang parallel lines na parehas is yung dalawang rows or dalawang columns na identical will be zero. Gamitin natin yan. Okay. Solve natin ito. So, sa pagsasolve ng determinant, gamit ang pivotal condensation, iseset muna natin. Let's say that this is A. Set natin that the determinant of A is 1. Yan. Ba't yung nilagyan ng open tsaka close parenthesis yung 1? Kasi may magmumultiply dyan. Makinig kang mabuti ha. Okay. So gagawin natin itong, ang goal natin is gawin itong upper or lower triangular. Gamit ang transformation. Gamit na naman yung transformation. Okay, so upper na lang tayo. So, yung new row number 1 natin is just row number 1. Okay, row number 1. The same lang sila. So, 1, 2, 1, 3 is my row number 1. My row number 2, my new row number 2, my NR2 is my R2. Minus 2R1. So, I will multiply this by negative 2. Then, add 2R2. Now, anong effect nun sa value ng determinant? The effect is nothing. Bakit? Because you are multiplying the other, not R2. Kung si R2 ang multiply mo ng negative 2, i-multiply mo yung set mo ng negative 2, pero hindi naman gumalaw si R2 dito sa operation na to. Ibig sabihin, wala kang ginawa kay R2, kaya hindi rin gagalaw yung value ng determinant. Okay, let's do that. So, this is negative 2 plus 2 is 0. Negative 2 times 2 is negative 4 plus 1 is negative 3. Negative 2 plus 2 is 0. Negative 6 plus 2 is negative 4. Next is NR3. NR3 is R3 uli. This time, minus 3R1. This time, this is 3. Okay? And again, walang hindi ka gagalaw sa set. Sa sinet mong 1, dahil si R3, wala namang ginawa kay R3 para magbago siya. Okay? Hindi, sa mismong R3 sinasabi ko, ha? Ito. May gagawin tayo sa R3, magbabago yun. Pero sa R3, sa operation na yun, wala ka namang ginawa. You just multiply it by 1. Okay?
So, negative 3 plus 3 is 0. Negative 6. Negative 6. Negative 6 plus 1 is negative 5. Negative 3 plus 2 is negative 1. Negative 9 plus negative 1 is negative 10. Okay. And R4. And R4 is... R4 minus 2R1. So, ito ulit. Paborito kong gamitin si R1. Okay. Pero you, again, you can use other rows. Pwede naman yun. So, this is negative 2 plus 2 is 0. Negative 4, negative 3, because that is negative 4 plus 1. Negative 2, negative 2 is negative 4. Negative 6 plus 1 is negative 5. Ayun. Wala pa nagbabago sa set natin. Okay. Next, hindi pa siya upper triangular. So, malapit na. NR1. So, this is 1, 2, 1, 3. Now, NR2. Ito na. NR2, I will operate R2 to R3. So, to make this... Ay, wala pa. Ah, okay na. Just rewrite. Kasi 0 na tong negative 3, 0, negative 4. 0 na to eh. Di tayo gagalaw. NR3. I will operate this using R2. So, I will multiply R3 by 3. R3 plus a minus 5R2. So, I will multiply this by 3 and I will multiply this by negative 5. Now, doing your R3, your new R3, nag-multiply ka ng 3 sa R3. Ito na sinasabi ko. Para hindi maapektuhan yung value ng determinant, I will multiply this value by 1 over 3. Again, bakit mo minultiply mo na, ng 1 over 3? Kasi para matransform mo to sa upper triangular, in this part, nag-multiply ka ng 3 sa R3. Wala tayong pakialam doon sa negative 5 ng R2. Ang pakialam lang natin is yung nasa R3. Ano bang nangyari sa R3? So, minultiply mo ng 3. Dahil minultiply mo ng 3, i-multiply mo yung value mo ng 1 over 3. So, alam mo na ibig sabihin nun, 3 times 1 over 3 is just 1. So, wala ka pa rin, hindi pa rin magbabago yung value na ini-expect natin. Okay, good. Now, let's multiply. This will give you 0. This is another 0. But this is negative 3. Positive 20, tsaka negative 30, negative 10. Okay. NR4. NR4 is, kailangan mag-zero tong negative 3 na to. Okay. Pwede natin itong i-operate either sa row 2 or row 3. Okay, so... para hindi na gumalaw yung ano, yung R4. I will use R4 and R2. So, R4 minus R2. Okay, I will multiply this by negative 1. Again, doing your R4, wala ka namang ginawa sa R4. So, wala kang mumultiply sa taas. Or pwede mo rin multiply yan ng 1, pero parang wala din yan. So, huwag mo na lang lagyan. Okay? Okay, so,
Let's apply the formula. So this will give you 0. This will be your positive 3 plus negative 3. It will give you 0. This will be 0. Negative 4. This will be positive 4. Negative 1. Okay. Lapit na. And R1 is R1. And R2 is R2. And R3 is R3. And R4 is, wait lang, sulat ko lang. 1, 2, 1, 3. 0, negative 3. 0, negative 4. 0, 0. Negative 3, negative 10. Now, para mag-0 to, ang pwede mo lang gamitin para mag-0 at hindi mag-transform na to sa upper triangular is by using R3 and R4 kasi tapat yung 0 nila. Alam mo na yan. Okay? So, I will multiply this by 3R4 minus 4R3. So, this is 3. This is negative 4. Okay, observe. Yung R4 in to determine your new R4, you multiply R4 by 3. We will multiply this by 1/3 again. And let's apply the formula. So this will give you 0, 0. And this will give you positive 12 tsaka negative 12. It will give you 0. Negative 4 times negative 10 is 40. 40 minus 3 is 37. 40 minus 3 is 37. Okay? Now, since this is upper triangular, so kunin mo ngayon yung entries ng main diagonal. 1 times negative 3 times negative 3 times 37. Okay? So, obviously, this 3 and this 3 will cancel out. This 3 and this 3 will cancel. Negative tsaka negative, it will be positive. So, what happened is 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 37. It will give you 37. Okay? That's the value of that determinant. Okay. Okay, so from that, this is our fourth method, pivotal condensation method. I hope you understand our lesson today. This will be the last lesson for the determinant. Marami pang methods na pwedeng gamitin. Marami pa. Pero yung apat na yan is okay na yan. Para kung gusto mo mag-explore, mag-explore ka pa. Okay, pero okay na yan. For this week, wala muna tayong activity. Okay? Pahinga muna, manood lang kayo ng video na to. Tapos reflect lang, ha? Okay, sige. Mag-iingat palagi. Bye.